Ang tangan mo sa tako ay isang napakalaking susi, o yung grip mo kung paano mo siya hawakan, isang napakalaking susi sa bilyar kung paano ka mag-i-improve. Kung bakit ko nasabi ito, please watch this video. Sir, ano po ba magandang cue stick para sa beginners? Sir, ano po ba magandang shot, wood o carbon? Sir, anong tip ang nababagay sa binili kong shot? Kasi nahihirapan ako sa hard, nahihirapan ako sa soft, etc., etc. So, ang daming questions na tinatanong ng ating mga subscribers dahil hindi raw nila magama yung kanilang mga equipment at marami silang dahilan kung bakit nahihirapan sila mag-improve. Common questions na usually ay biniblame nila yung equipment kung bakit sila sumasablay o hindi nila magama yung particular equipment. Well, sorry to tell you guys, lagi ko po ito sinasabi. For me, ang larong bilyar kinoconsist ng 70% fundamentals, 10% skills and practice, 10% feel, kasi billiard is also a game of feel. So sa mga nakakaintindi, alam po nila yan. 5% lamang ang equipment, ang factor sa equipment, and 5% luck or swerte. So napakalaking bagay yung fundamentals. Siguro may tatanong nyo, ano naman ang kinalaman nito sa paghawak sa tako o yung grip? Sa fundamentals kasi, kung napanood nyo yung mga previous videos ko last year, kasama dyan yung stance, yung tamang tayo, yung eye alignment mo, kung na-determine mo na ba yung dominant eye, yung hagod mo, yung stroke mo, kung tuwid ba yan o paling, yung kung anong bridge ang ginagamit mo, kung 11 inches o shorter than 11 inches, short bridge, long bridge, open bridge, close bridge, at most importantly, lately ko lang nalaman yung grip, yung tangan mo. So, na-try mo na ba maglaro na para ka naninibago na hinahanap ko yung tamang hawak sa bat mo? That is also the reason why kung bakit naging choice ko ay yung wrapless. So, for a long time, wrapless na po ang ginagamit ko. I've tried linen wrap, I've tried lizard skin, elephant skin, nasubukan ko na kanyang pagi, yung iba't ibang klase ng wrap, even yung cowhide, anti-perspirant wrap. Pero may tira po kasi ako na medyo nire-release ko ng konti yung bat. So, tendency, pag matigas yung wrap, nakakasugat din po ng daliri. So, I prefer yung wrapless. So, isa po yun sa factor by experience. Kaya mas gusto ko yung wrapless. So, ano kinalaman sa grip? Ang palm po natin kasi may dalawang klase ng movement. Pronation, okay? Supination is outward. So, depende sa hawak mo, ay napakalaking factor. Kung tama yung grip mo dun sa bat, ay malaking factor contribution sa pagpaling ng tira. So, dito pag-aaralan po natin kung ano ba ang magandang tira para sa inyo. Marami po kasi sa ating mga kaibigan na nasanay ng nakaganyan. Iba naman naka-pronated, papaloob. At iba naman, masikip yung hawak, which also constitute sa paling na stroke o follow-through. Kaya po nag-camap ako sa video na ito, kasi lately, kahit matagal po kayo hindi naglalaro, basta maganda yung grip nyo, feeling nyo, possible pumasok most ng tira nyo. So, hindi ko po sinasabi na makakaubos kayo, pero yung feel na kahit matagal kayo hindi naglaro, feeling nyo, hindi na wala yung tumbok nyo, andun pa rin. This is just my personal opinion. So, ang kagandahan po kasi sa mga video na ganito and alike is you don't have to go through the hassle na kayo na mag-discover sa sarili nyo kung anong magandang tira, kung anong magandang tumbo, kung anong magandang aiming system, and so on and so on. So, you just have to watch videos like this at yung sa ibang mga YouTubers natin. Then, you pick what customly fit your game. Okay? Ako po, nanonood din po ako sa mga iba nating YouTubers. At nakakapulot din ako India what fits me and what's right for me, what's not right for me also. So dito po, personally, experience ko po na isang napakalaking factor yung grip doon sa fundamental versus others. Kasi yung aiming system, basta tama lang yung eye alignment mo, alam mo kung saan titirahin, alam mo saan yung pina, walang problema. Pero sometimes, may pakiramdam ka kasi na parang hindi tama yung hawak mo, everything is wrong.
everything is parang feeling mo sasablay ka kahit tama yung tayo mo. That's why I came up with this topic kasi I personally discovered this na kahit matagal kayo hindi maglaro, basta maganda yung feel mo, tama yung tangan mo, magiging maganda din yung laro mo. Please finish this video kasi marami kayo matututunan dito. Kaya po makikita nyo bakit yung iba mahigpit humawak, yung iba pronated, yung iba supinated. Kanya-kanya pong comfortability yon. Lalo na po yung nasanay na sa ganon, mahirap na po ito with yon. So, ngayon tayo po ay beginners, mas maganda mag-umpisa tayo kung ano yung gamay nyo. So, the proper is para kang may hawak na grocery bag, nakababa, diretso. That is the standard. So, may mga pro players na medyo supinated, iba naman medyo inward, pronated. So, ako po, ang na-discover ko lately, what's right for me, kasi pa iba-iba din po ako ng hawak, nag-experiment din po ako kung anong pupwede sa akin kasi hindi naman po tayo kagalingan pa. So, lately po, ang na-discover ko ay parang kay Jasmine Ocean na para kang may hawak ng ibon na maliit na hindi mo siya pwedeng pigain. So, nakataw-taw lang po yung kamay. Yun po yung fit for me. It works for me. Kasi parang umaabsorb siya ng shock na yung tendency pumaling ay very minimal. Okay guys, dito sa short clip na ito ay papakita ko yung apat na katangian, noong apat na grips. So we start with a tight grip. Yan, so dito malalaman din natin yung tendency, yung possibility na pumaling yung tira. Although lahat ng tira dito may papasok ko yung 9 ball sa dulo, pero siguro dahil sinipat ko siya. So yan, sa test straightness natin, pumapaling siya sa tight grip kasi walang room to adjust yung wrist natin dahil mahigpit yung hawak. So sunod dito yung supinated grip o yung outward na hawak. So marami din gumagamit nito. So dito may papasok siya. Kaya lang sa straightness test, talagang may possibility pumaling dahil nakapalabas yung palm at kapag nag-follow through ka, may possibility pumunta sa kanan yung tira mo o yung tip ng tako mo. Next is the pronated grip, the inward type. So tingnan natin dito, this is also prone to miss. Ayan, pumapaling siya pag follow through. Pero kung short shot, definitely papasok. And last is yung loose grip, which is yung ginagamit ko ngayon na it fits me kahit hindi ka masyado naglalaro. So dahil loose yung grip niya, parang building na mayroong roller bearing, nag-a-adjust yung tendency mo to swing, straight pa rin siya. May room kasi siya for movement kapag relax yung hawak mo siya, yung nakataw-taw lang siya. So yung pagkapaling niya, ina-absorb niya, parang pag nag-follow through ka, straight pa rin. Okay, that's it. To wrap it up, maraming salamat sa mga nanood. And please, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. I have tons of videos inside. So, please dig in at tingnan niyo yung mga fundamentals natin, yung mga for beginners natin, yung mga video. And please share, like, and hit me in the comment if you want to say something. And I hope marami tayong natutunan sa video na ito. So, choose wisely, choose your kind of grip that fits you. So, don't just follow what I say. Mag-experiment din po kayo kung ano yung nababagay sa inyo. Kasi iba-iba po tayo ng structure ng katawan. Medyo may malapad, meron naman payat. What fits you and what works for you best, that will elevate your game. So, yun lang po yung masasabi ko. So, till next time, maraming salamat, Chambercuds.